What ng Blacklist International na malayong mangyari, by the way. Malayo! Tingnan na lang natin. Kasi may chance pa rin naman, mga 0.1%. Parang yung bacteria na natitira sa mga germs. Bacteria nga, 0.1%. Ginamit nilang Lord para i-pull in ang Red Canids. Black sinaspamin, pero si Edward na galing sa likod. Target si Frost. Uy, mukhang mawawala na, na-immune. Uy, pero ang laban dito, tinuloy pa rin ang Blacklist International. Sinabayan pa ni Wise. Sinaspamin si Akash, ba't si Upatisi na nga lang? Naku, hindi na kinaya. Oheb, tatapusin na kita. Plus, ito naman si Nadakashi. Isama na natin sa halo-halo. Red Canids, nag-back out. Ginamit na Luminous Lord for Blacklist going all in for Akash. Huwag na natin patakasin yan. Oh, kahit mag-consecration, wala na talagang takas. At yung Zaman Force, by the way, Oheb is already in the point na kahit dalawang Zaman Force in one fight, kaya na niyang ilapag. And this is the beauty sa composition ng Blacklist International. It's only jump style and Lana left to defend. Tinapagan ng Zaman Force, Lana, kumukuha ng damage kay Oheb, pero si Oheb tinatapos na. Mukhang Red Canids is in trouble. Katok-katok na tao po, Blacklist International on a killing spree. Na shutdown dun si Oheb. This is two members on the defensive base ng Red Canids over four. Isa ang naging casualty ng Blacklist, but this is the Luminous Lord open for the taking. This is most likely going to be a free Lord. Blacklist International, lamang na sila. Kaya nilang kunin tong Lord na hindi masyado mako-contest. Cooldown pa ata. Alam ko, cooldown pa dapat ang ultimate nito ni Farsa. So hindi talaga sila makakapag-contest at all. In fact, too late na sila. That's the Lord secured by Blacklist International. Akashi, tatakbo na lang siya. Ang ganda ng tore natin, no? Blacklist International, pwede na pang next game. Next game. Ito yung mga estudyante na ready na kami sa next class. Oo. Yung tori nila na parang, sige, pang next game na natin to, okay. Save na natin. I-save na natin to, meron na kami nakuhang buff. And babalikan muna natin kung saan ba doon ang mga turning points. Okay. And this replay, kung titignan natin, ang ganda ng pasok ni Edward doon ng simula. Kumbaga, akala mo tatama na lahat, pero napunta yung setup na responsibility kay Oh My Venus. Again, that is a very simple way to try and get a kill. But then again, Farsa is already alive, na-clear yung minions. It's great that they called a back or a retreat ping para makapag-lord na lang. They need to reset. They need to gather up resources para ma-close lahat ng lanes. But the defense is the great offense of Blacklist International right now. Knocking on the base na nga. Ito na ata si Edward. Uy, si Akashi! Nasa front line! Pero kakayanin ba yung damage na nangyari sa Blacklist International? Pero ngayon si Akashi nag-backout. Shit! Ang sakit! Ang sakit na nakukuha ko dito! Nako! Ang nangyayari dito is si Lana mukhang unang mawawala dito. But si Edward natapos na rin. Oh, have taken down Lana. Red Canids, wala namang gawa. Flame shot! Gumunek kay Jump Style! Anong ginagawa mo sa Wise namin? But Blacklist International na lista na! Pilipinas! 1-0! One, sorry muna para sa Brazil. I mean, 0-1. Ito na mga medyo mawa tayo ng konti. And now, first win of the day for Philippines. Tandaan natin para sa mga Filipino audiences natin dito, meron pa tayo 2 games na lalaroin for the Philippine team, Blacklist International. Pero may 6 matches tayo total na ipapalabas for this day of M3. But for now, celebrate na muna, man. First blood, the first win of the day going to the hands of Blacklist International. 0-1. Nilista nga, na-predict nga ng lounge natin kanina. Na-predict ng buong Pilipinas. Minanifest ng buong Pilipinas. Naramdaman na rin.